with a collaboration we never knew we needed. Let's welcome back to the Wish Bus, SB19, and of course, Block 9. Hi, guys! Hello! I must say, iba yung liab ng Kalakal. Kanina pinapakinggan ko yung soundcheck nyo, and I bet everyone is excited to hear this collaboration. Pero before that, konting kwentuhan muna. So, you're both at the top of your game in your respective genres. So, how different was this collaboration for all of you? Kasi lahat kayo, hindi naman kayo strangers to collaboration. Sir Alice. Siyempre, ako parang at first, inayaan ko talaga sila na pagkakulong sa session namin ayaw kong mag-impose masyado. Pero nung nakita ko na, okay na yung session namin. Nung ako nag-check. And then I'm very, very happy ko sa output namin. Napaka-natural mo process. Guys. At first, syempre po, medyo pressured, kakabahan, syempre, Sir Glock yan eh. Pero ayun nga po, kaya nasabi ni Sir Glock, nung nandun na kami sa studio, ang bilis lang yung mga pangyayari, parang naging comfortable agad lahat, and everyone is parang giving their best, nagsasuggest lahat, ganyan, tapos on the spot din kami, sumulat ng lyrics, para kaming nag-class, parang gano'n, na may activity kami sa on the spot. So, okay naman, masaya. And din nga, parang happy lahat sa kanilabasan ng collaboration. And parang nakakatuwa na lahat talaga kami merong, tawag doon? Involvement doon sa output. True that. And actually, meron akong nahagilap na interview ni Sir Glock 3 years ago. Na first time daw niya kayo nakita noon sa isang gig, nagkasabay, tapos napanood niya kayo. And you had such great words for P-pop. Yung gig na yun ay 6 Wish Awards. 6 Wish Awards! Nasa dugout kami. Isang dugout. May picture pa kami together. Full circle moment, tas ngayon yung collaboration yun nasa Wish Awards. Yeah. So baka 10th Wish Music Awards, dapat kayo din lahat. Wish come true talaga na mga kulang si Matra. Salamat. Diba yan? And syempre, first entry mo into P-pop. So how was that? Kasi syempre, iba rin naman talaga ang hip-hop sa P-pop, diba? While merong similarities, how was it siguro into your first foray into the genre? Na-appreciate ko talaga yung paano nila ako suporta ng hip-hop community, lalo na yung suporta ng group niya, nandang very, very overwhelmed. Naliliit nga ako, honestly, sa trato nila sa akin. Napipressure din ako na hindi ko, na dapat mabigay ko lagi yung best ko. Para at least may supply ko man lang sa very, very good. Maraming salamat. Gusto ko mag-thank you sa inyo lahat. Ito ay pabor para sa inyo, pero hindi. This is a favor din, malaki para sa akin. Kumbaga, yung kandila ko, nalalagay niyo pa ng box. Salamat po. Isang pong karangalan, Master Ari, sa ito. Wala rin ako masabi, pero ayun. Lupit, number one. Speechless eh. And for you guys, syempre parang ngayon ulit naging sobrang hip-hop ang sound ng SB19. So what pushed you to make a song na ganito? Kasi matagal na siyang hinihingi ng mga para for me, kasi parang exercise din siya para ma-develop pa yung writing skills namin. And dito talaga sa Kalakal, lahat talaga nag-involve. Nagtatuhan kami na even the melodies. Nagkaroon kami ng session na parang nagmamumble lang kami. Tapos kung ano yung pinaka magandang melody na pumasok para dun sa awit, yun yung ilalapat namin. And napaka-raw lang yung nangyari. Sobrang natural na nangyari. Nakakatuwa kasi si Ingem, lalo na si Justin. Makakita mo sa legs niya, nakakita ka na ba na ako? Sobrang ano eh, first time niya mag-rap ng ganun pala yun. Maangas pa mas sa same angas is what you're going to showcase with this collaboration. So without further ado, here is Kalakal.
Thank you so much, guys. Salamat po sa pagpunta today. Thank you so much. Thank you, thank you so much. Yes, stream kalakal everyone. Yeah. 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 Yeah
mo na ba maulala yung basura?